Ito nga pala si Ate Sonia. Oh. Kasama namin nagtatrabaho dito sa mga amo namin. Hello. Oh, sige. Sige. Good morning mga ka-alright. So today ay Saturday at maglilinis tayo ng mga sasakyan. So every Friday or Saturday, kung saan ang bakante ko dyan sa araw na yan, ay yun yung time na naglilinis ako ng mga sasakyan. At itong field house namin or itong garahe namin. Ayan. So tapos na tayo maglinis sa loob ng sasakyan. So ngayon naman maglilinis tayo dito sa labas gamit yung tubig. So may tubig doon, may hose. So gagamit tayo ng tubig tapos sasabunin natin ang sasakyan. May ipapakita ako sa inyo guys. Ito nga pala si Ate Sonia. Kasama namin nagtatrabaho dito sa mga amo namin. Anong gusto, sinong gusto mong batiin natin? Sino? Bakit? Ano ba yan? Nakalive? Hindi, i-upload ko sa YouTube. Huwag na. Ha? Wala kang babatiin? Baka makita nila. Nakasakit lang eh. Ayan, so tingnan yung ginagawa niya at yun, nag-garden siya. Ayan, so may mga tanim siya na tamor dito. Ayan, so ganito ang buhay isang OFW guys. Lalo na kung nandito ka sa bahay. So, tatlo kami dito. Siya, si Ate Sonia, at saka yung asawa ko at saka ako. So, continue na natin yung paglilinis na natin ng sasakyan. So tapos na tayo mag sabon ng sasakyan guys. Ngayon naman na magbabanlaw na tayo. So i-sprayan ulit natin ang tubig. Ayun, so tapos na tayo magbanlaw guys. Ngayon naman ang gagawin natin ay
pupunasan natin yung sasakyan para mawala yung tubig, para ma-dry na siya. Okay, so ganun ako naglilinis ng sasakyan step by step. Una, ang ginagawa ko, binabacuum ko muna sa loob. Tapos, pinupunasan ko ng towel yung mga likabok. After that, inisprayan ko siya ng tubig para lumambot yung mga likabok sa labas. Tapos, sinasabon ko. After kong masabon, babanlawan ko ulit. Tapos, after kong mabanlawan, yun, pupunasan ko na ng towel para matuyo na siya. Ayun mga ka-alright, so tapos na tayo magpunas ng sasakyan. So meron natitira pang dalawang sasakyan. So siguro mamaya muna yan kasi inutusan pa akong bumili ng itlog at saka kamatis. So kita gets later guys. A few moments later. Ayun mga ka-alright, so tapos na tayo doon sa loob, yung mga sasakyan sa loob. So ngayon dito naman tayo sa sasakyan natin dito sa labas. So yan, so kapag ang sasakyan mo ay nasa labas, dito ka talaga makakapaglinis sa labas, lalo na kung puno yung garahihan sa loob. So ang ginagawa ko dito, kapag hindi ako nakakapaglinis sa loob, binabacuum ko lang, tapos pinupunasan ko lang yung mga likabok dito sa labas. So, meron akong vacuum. Mahaba kasi yung kuryente, kaya nilalabas ko na lang yung vacuum dito sa labas, tapos binabacuum ko itong sasakyan ko. So, ayan. So, let's get started. So ayun, ganito ang buhay isang OFW family driver, at ganito ang buhay namin dito. So ngayon tapos na yung mga task natin, at pagkatapos ng mga task, magpapahinga, kakain, at mag-aantay na lang ng iutos. Tapos kung may pupuntahan, at least prepared na, at yun. At kung nagbabalak kayong pumunta dito sa Saudi Arabia bilang isang OFW or family driver, ganito yung magiging buhay ninyo dito. Pero hindi naman lahat ng family driver ay nasa labas yung sasakyan niya. Meron din mga family driver na nasa loob yung sasakyan nila at hindi nila nagagamit. Pero maswerte ako kasi yung sasakyan ko nandito sa labas. So kahit saan ko gustong pumunta, basta free time, pwede ko magamit yung sasakyan. For example, bibili ako ng pagkain sa labas, walang problema dyan. Pero may mga ibang family driver talaga na kahit yung pagbili nila ng pagkain nila ay hindi nila nagagawa kasi yung sasakyan nila ay nasa loob. So kailangan pa nilang ipagpaalam sa amo nila para may labas nila yung sasakyan at para makabili sila ng pagkain. So yun yung medyo hindi maganda sa pagiging isang family driver. So dito sa larangan ng pagiging isang OFW, kahit anumang trabaho yan, dito talagang paswertihan lang talaga dito. So hindi mo masasabi na
okay yung dadatnan mo dito. Pwera na lang kung request ka or alam mo na talaga yung mapupuntahan mo dito sa Middle East or kung saan mang parte ng daigdig, basta isang OFW. Kung alam mo na yung talagang magiging trabaho mo, kung request ka, so yun ang advantage kasi malalaman mo kung ano yung magiging buhay mo dun. So siguro hanggang dito na lang ang vlog na to, at kung nagustuhan nyo, please hit the like button, at kung hindi nyo naman nagustuhan, pwede nyo i-dislike. Okay? So maraming salamat sa panonood, at see you on my next vlog.